XDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RNN. Bakit sasabihin natin na kung ipaubaya lang natin sa isipan ng tao sa pag-iisip ng mga pamamaraan sa kung paano natin makamtan ang hinahangad ng tao ng kapayapaan o pagkakaisa, bakit hindi ito makakamtan ng tao kung ipaubaya lang sa kanyang sariling pag-iisip? Eh, dahil sa prinsipyong ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano ito marirealize o magagawa ng tao. Dahil siyempre, siya ang may gawa
sa sanlibutan na ito, ay siya din ang may alam kung papaano makakamtan ng tao ang hinahangad niyang kapayapaan o yung tinatawag nating pagkakaisa. Kaya nga, tayong mga tao dito sa mundo, noon pa, marami na tayong ginagawa sa sanlibutan na ito sa pag-aakala na kayang-kaya natin ang paggawa sa mga gawaing makabigay o para makamtan natin ang inahangad nating kapayapaan o pagkakaisa. Pero na-fail po tayo, no? Sa ating nakita, sa ating mga obserbasyon, patuloy ang hindi pagkakaisa. Patuloy ang watak-watak sa samahan. Patuloy ang watak-watak sa pananampalataya. Patuloy ang mga patayan. Dahil nakakalimutan natin na ang Diyos lang ang may alam kung paano natin magawa ito, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi natin masabi na ang Diyos hindi niya pinaalam o hindi niya na-reveal o hindi niya nahahayag kung paano ito gagawin. Siguro, hindi lang tayo pumapansin o hindi natin pinansin kung ano ang hinahayag o ano ang inireveal ng Diyos kung paano ito gagawin natin dito sa mundo. O inignore lang siguro natin, pinabayaan lang natin dahil ang ginawa nating numero uno o number one na mga pamamaraan, pinaubaya lang natin sa ating mga sarili. Sa ating sariling mga pag-iisip. Pag-iisip lang ng tao, no? Mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. Kaya gusto kong i-review sa inyo dahil hindi pa natin tinapos ang paksa tungkol sa otoridad ng simbahan. Dahil sa sinabi ko na sa inyo, ang mga susi po sa tunay na kapayapaan dito sa mundo, kung paano natin makamtan yan, ang mga susi po, kung paano natin makamtan yung kapayapaan at yung tinatawag nating pagkakaisa o tunay na pagkakaisa, hindi yan, no? Na ihayag o nakasulat po sa ating banal na aklat, Consagrada Scriptura o Biblia. Ang problema lang po sa atin, marami po sa ating mga tao ang nawala ng tiwala sa mga nakasulat sa Biblia dahil ginawa nilang basihan yung hindi pagkakaisa, yung watak-watak sa mga interpretasyon na ibig sabihin, mahirap daw ang Biblia kung gagawin nating batayan ito. Sabi pa ng iba, kung talagang totoong batayan ang mga nakasulat sa Biblia, bakit masama po o hindi mabuti ang mga nangyayari ngayon sa sanlibutan na itong Biblia, matagal na itong binabasa ng mga tao. So, parang yung mga misinterpretations, yung mga ginagawa nating dahilan, yung mga mali o mga pamamaraan ng tao sa pagbasa, sa pag-interpret
O para bang sinisisi natin ang aklat o ang Biblia sa mga mali natin, no? Sa mga pamamaraan natin sa pagbasa, sa pag-interpret na nakabuo ng hindi mabuting mga paglarawan natin sa history, no, mga kaibigan at mga kapatid. Parang ginawa nating argumento yan, ba, no, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya gusto kong ulit-ulitin yung sinabi sa aklat ng Hebreos, Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 2, na ang Diyos ay malaman natin ang kanyang kalooban noon, no, sa matandang tipan, eh, sa pamamagitan ng mga propeta. Pero pagdating ng bagong tipan, malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, yun ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo mga Kristiyano, nakasentro po tayo sa Christianity. Pero meron pa rin malaking problema sa Christianity ngayon dahil hindi pa rin nagkakaisa ang mga Kristiyano kung paano babasahin, paano ini-interpret ang mga nakasulat sa Biblia. Dahil sa observation po natin, yung tinatawag na private interpretation ang naghahari sa ating mundo ngayon, no? Kung ating iisipin ang tungkol sa ating pananampalataya, ang naghahari po sa atin ngayon ay yung tinatawag nating private interpretation, no? Tatanggapin man natin ang sinasabi kong ito o hindi, eh, pero hindi tayo makaiwas sa mga nangyayari ngayon na iyon talaga ang dahilan kung bakit tayo nalihis sa pananampalataya o nalayo sa tunay na dapat nating pagkakaisahan pagdating sa pananampalataya. Yung sinabi ko sa inyo, ang mga susi sa tunay na kapayapaan, tunay sa pag-angkin ng kapayapaan na yan at yung tinatawag natin pagkakaisa, tinuro din, no? Yan, no? Mababasa yan sa ating aklat sa pananampalataya, ang Biblia. Yung sinasabi ko sa inyo, yung mga susi na binigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Simon Pedro. Kaya tinatanong ko sa inyo ngayon, meron bang nagtuturo ngayon sa inyo ng ganito? Yung mga mangangaral ba natin sa ating isa't isa, no? Isa't isang pananampalataya? Sa mga kapatid nating mga fundamentalist born again, mga kapatid nating mga kaanib o naaanib sa Jehovah's Witness, yung mga kapatid nating mga iglesia ni Kristo, mga Protestante, Seventh-day Adventist, sila ba'y nangangaral ng ganito na ang mga susi po kung paano natin makamtan ang tunay na kapayapaan at yung dinatawag nating pagkakaisa? E yung mga susi na hawak ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagkatiwala niya kay Simon Pedro. Sa lahat ba na mga relihiyon o mga samahan sa pananampalataya, sino ba sa kanila ang nagtuturo ng ganito? Na ang mga susi po kung paano natin makamtan ang tunay na kapayapaan at tunay na pagkakaisa, ay yung mga susi na hawak ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagkatiwala niya kay Simon Pedro. Na ngayon, ating alamin kung bakit. I-review naman tayo sa nasabi na natin sa nakalimutan ko kung anong programa natin sa nakaraan, no?
na natalakay natin ito. Na ito lang, yung prinsipyo sa, limbawa, yung sinabi nating pagkakaisa. Di ba, universally known o alam na ito ng lahat kung ating pag-usapan ang tungkol yung sa tinatawag nating prinsipyo sa pagkakaisa na dapat kailangan po no, sa prinsipyo sa pagkakaisa yung may leader po ang isang gobyerno o may supremo po ang isang organisasyon. Katulad halimbawa sa kung sasabihin natin na bakit kailangan na iisa lang ang Diyos. Eh aba, talagang yun naman ang turo sa ating pananampalataya, iisa lang ang Diyos. Tayong mga Katoliko naniniwala na iisa lang ang Diyos. Although yung ibang mga nagsasabing mga Kristiyano, iba ang kanilang pananaw sa iisang Diyos sa kinikilala nating mga Katolikong iisang Diyos. Diba? Like for example, mga saksi ni Jehovah at mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Sa iisang Diyos na pareho nating sinampalatayanan, magkaiba po ang ating tingin o pagkakakilala sa iisang Diyos. Bakit ganon? Dahil yung sinasabi ko na sa inyo, yung interpretation game, yung laro-laruan sa pag-interpret pa. Bakit sinabi kong laro-laruan? Yan kasi, parang kung ating intindihin, parang competition ang ating pag-interpret sa Biblia. Bakit ko nasabi yon? Dahil halimbawa, sa ating mga Katoliko, especially mga apologists o mga Catholic faith defenders like me, no? Like ni Veritas, no? Katulad ko. Eh talagang i-insist ko sa inyo na yung Catholic interpretation sa Bible, iyon ang yung tunay. Yung sinabi ko, authoritative. Pinatunayan ko yan at hindi ko pa natapos ang pagbigay sa inyo ng mga patunay, kaya ating palatuntunan nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang dami pa nating hindi nakayag dito sa ating palatuntunan, kaya hiningin natin sa Poong may kapal na sana kung buhay ba tayo, no, pahintulutan niya na magpapatuloy ang palatuntunan natin na pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Bakit iisa ang Diyos? Isipin natin kung madami ang Diyos at hindi magkapareho ang kanilang gusto o hindi magkapareho ang kanilang mga batas. So, diretso natin maisip na hindi makamtan ang pagkakaisa. No, di ba? At yung sinabi nating bakit ang ating bansang Pilipinas, meron lang tayong iisang presidente. Bakit hindi marami? Dahil sa sinabi ko na sa inyo, talagang dapat iisa lang ang presidente. Dahil kapag marami, wala pong pagkakaisa. Dahil magkataong hindi na magkapareho ang pag-iisip ng mga sinasabi nating daming mga presidenteng ito, sino ang papaniwalaan? Magselos naman ang isang presidente. Kung yung isang presidente lang na gusto mo, yun lang ang paniwalaan mo, at yung isa na pareho sila ng kapangyarihan, otoridad, hindi mo pinaniniwalaan. So chaos, walang kapayapaan, walang pagkakaisa. Ngayon kaya nga, ang ating presidente sa bansang Pilipinas ay iisa lang. At saka pagdating sa ating hukuman, ganon din, meron tayong Supreme Court na magsasabi ng final. O, kung ang ating mga regional trial courts o yung mga hukuman natin,
meron silang mga ukom o may pasya sila at hindi magkontento yung mga concern, no, sa hukom, sa judgment ng isang court. Kung hindi magkontento, eh pupunta sila sa yung tinatawag nating Supreme Court, dahil inisip nila o inisip natin na ang Supreme Court ang makabigay ng final decision, no? Final, dahil ang final authority natin sa ating batas ay hawak po, no, ng Supreme Court, di ba? At pag sinabing Supreme Court, eh kailangang iisa lang, dahil kapag padamihin natin, eh ganun din ang mangyayari. Wala pong hantungan ang mga kaso o mga debate, dahil kung hindi magkapareho ang judgment ng isang Supreme Court sa isang Supreme Court naman, eh, bakit tinawag nating Supreme Court? Ang dami, madami ang Supreme Court, eh talagang iisa lang. Eh talagang iisa lang ang Supreme Court. Dahil hindi po maganda ang resulta kung madami. At sinabi ko na sa inyo, hindi pa nagawa ng ating bansang Pilipinas ang ganyang sistema, yung tinatawag nating principle of unity, na kailangan iisa lang ang presidente at kailangan iisa lang ang Supreme Court. Hindi pa nakagawa ng ganyang sistema ang mga gobyerno dito sa lupa. E talagang ganyan na ang pamamaraan ng Diyos. Parang masabi natin, pwede nating sabihin, siguro kinukopya lang ng gobyerno ng tao ang sistema ng Diyos sa pamamalakat sa kanyang kaharian, no? Dahil kung ganyan, eh talagang ganyan naman ang kaharian ng Diyos o pamamalakad ng Diyos tungkol sa kanyang yung tinatawag nating kalooban. Di ba? Ang Diyos ang pinaka-supremo po sa lahat. At dito sa lupa, eh talagang may pipiliin siyang tao na maging pangulo o maging supremo. Katulad sa panahon ni Moises, ginawa niyang supremo si Moises. Diba yung sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, anong sinabi ng Diyos kay Moises? Moises, gawin kitang katulad ko. Yung sinabi niya, gawin kitang parang ako, parang Diyos sa harap ng paraon. Alam naman natin na hindi Diyos si Moises, di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Pero bakit sinabihan siya ng Diyos, gawin kitang parang ako, gawin kitang parang Diyos sa harap ni paraon? Eh, dahil yan ang sistema ng Diyos sa kaniyang pamamalakad, na kailangan pipili siya ng supremo. Parang ang mga tao, meron silang pagtanungan kung hindi na magkapareho ang kanilang mga pag-iisip kung ano ba ang tama at kung ano ba ang mali. Dahil ang Diyos ay nasa kay Moises. Diba, hindi natin maiwasan na kailangan ang authority. No? Kung iisipin natin sa panahon ni Moses, yung mga Israelitas, kung ano ang gusto ng isang Israelita at magkaiba naman yung ibang Israelita at mag-aaway-away sila. Tapos sino ang magsabi na sino ang tama sa kanila? Eh, kailangan ang authority. Now, ang authority, autoridad, ay hinawakan ni Moses dahil pinili siya ng Diyos na mamuno sa kanilang panahon. At yung kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya kay David, yung Davidic kingdom noon, na si David ang hari. O si David ang hari. At sa pagkahari ni David, meron siyang prime minister, no, sa kanyang kaharian.
Yung ginawa na nating halimbawa sa inyo, yung sa kaso po ni Shebna na naging Prime Minister, pinagkatiwalaan sa kaharian ni David noon na merong naging successor sa kaharian niya na nagngangalang Hezekiah na isa sa naging pinagkatiwalaan as Prime Minister o Supremo. Eh yung si ano yon, sino yon? Si Shebna, Prime Minister Shebna. Saan ba mababasa natin ito? Sa aklat ng Isayas, no? Babasahin nyo ang Biblia nyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa aklat ng Isayas, Kapitulo 22, Versikulo 20 hanggang 23. Pero mas mabuti siguro kung gusto nyo na ma-absorb ang tinutukoy natin, basahin nyo ang mga parte ng Biblia tungkol sa kaharian ni David. Yung history sa kaharian ni David. Dahil yan, no, mapapatunayan ko sa inyo na hindi ako, no, nagsasabi ng hindi totoo, no, mga kaibigan at mga kapatid. Ayaw kong magsasabi sa inyo ng pagsinungaling. No? Alam na natin yun na hindi po yun tama. No? Especially ang pinag-usapan natin tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Oh, nung yung si King Hezekiah na may Prime Minister na tinatawag nating si Shebna na isang wicked Prime Minister, pinalitan siya ni Eliakim. Yung turnover of office, yung kapangyarihan as Prime Minister ni Shebna na ibinigay na, no, kay Eliakim, no, pinalitan kasi siya dahil hindi siya mabuting huwaran na pagka Prime Minister. At yun naman yung sinabi natin na hindi nangangahulugan na kapag gawin kang leader, gawin kang supremo, ay mabait ka na sa buo mong buhay. Sa buo mong buhay. Ibig sabihin, pwedeng magkakamali ang isang leader. Eh kahit na si David, no? Hari pa yon, no? Pinaka-supremo dahil hari, di ba? Pero nagkakamali si David, di ba? Bakit sinabi natin ito? Dahil yung mga prime ministers natin sa ating simbahan ngayon, yung tinatawag nating Pope, by the way, intayin niyo kung atin ang tatalakayin kung bakit ang prime minister sa ating pananampalataya, yung Pope natin, bakit tinawag nating Pope at bakit na o tinawag nating Santo Papa? Ano ba ang biblical basis po natin dyan, no? Dahil yung iba sinasabi nila, hindi po totoo na si St. Peter ang unang Papa. Wala pong mababasa sa Biblia na si St. Peter ay tinatawag na Santo Papa. Well, mga kaibigan at kapatid, unang masabi ko sa ganyang klaseng argumento, eh, hindi naman lahat ng mga terminologies na ginagamit natin ngayon eh, mababasa sa loob ng Biblia. Pero ginamit natin ang mga terminologies na yan na may katumbas po na katotohanan na tinawag lang sa terminology na yan, no? O, maaring may mga terminologies na sa huli na natin ginagamit. Pero may tinutumbok po yan na isang katotohanan. Diba? Just like for example, yung the word Trinity. Ang terminology na Trinity ay wala po sa Biblia. Hindi po mababasa yan sa Biblia. Hindi natin mababasa. Pero ang pinangalanan o tinawag sa terminology na yan ay nandyan sa Biblia. Eh, dahil yung Trinity ay yung iisang Diyos na nasa tatlong persona. Mababasa po ang iisang Diyos na nasa tatlong persona sa Biblia. Pero hindi natin mababasa ang salitang Trinity.
at saka yung tinatawag nating monotheism. Direktamente, hindi po mababasa natin ang salitang monotheism sa loob ng Biblia. Siguro mabasa lang natin ang salitang mono, no, sa Grego ng Biblia. Pero yung combination ng monotheism, by the way, ano bang ibig sabihin sa salitang monotheism? A belief in one God. Yung paniwala na iisa lang ang Diyos, iyan ang kahulugan sa salitang yan, monotheism. No? Pero directly, hindi natin mababasa ang salitang yan, monotheism, sa loob ng Biblia. Pero ang ibig sabihin sa salitang yan ay nasa Biblia. So, naniniwala po tayo sa salitang monotheism, hindi dahil sa terminology, dahil hindi po mababasa sa loob ng Biblia ang terminology na yan na monotheism. Naniniwala po tayo dyan dahil ang ibig sabihin dyan ay yung iisang pananampalataya na sumampalataya sa iisang Diyos. Yan ang monotheism. At yun naman ang nasa Biblia. Iisang Diyos lang. Di ba mga kaibigan, mga kapatid, daming mga terminology na ginawa natin ngayon, eh talagang hindi mababasa sa loob ng Biblia. Pero naniniwala po tayo dyan, hindi dahil sa terminology, kundi yung kung ano ang ibig sabihin sa mga terminology na yan o mga salitang yan, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, yung sinabi na natin sa nakaraang palatuntunan natin na si Pedro ang binigyan ng Panginoong Hesukristo sa mga susi ng kaharian. Wala pong ibang parte o bahagi ng Biblia sa matandang tipan na kailangang gawin nating reference o referensya kung paano natin iintindihin, no, yung kung ano ang ibig sabihin sa mga susi na hawak ng Panginoon na ipinagkatiwala niya kay Simon Pedro, yung mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 19. No? Mateo 16, versikulo 19. At gusto kong sasabihin sa inyo, o gusto kong itanong sa inyo na mga kapatid kong, especially hindi mga Katoliko, ano ba ang turo sa mga ministro ninyo o mga pastor ninyo tungkol dito? Yung kabuuang turo ng mga pastor at ministro ninyo, kung ang tanong ay ganito, ano ba ang ibig sabihin sa pagkabinigyan ni Pedro ng mga susi ng kaharian ng Diyos? Dahil kapag ako ang tatanungin ninyo, importante po ito. Dahil ito yung sinasabi ko sa inyo na mga susi sa tunay na pagkakaisa. Mga susi sa kung paano natin makamtan ang tunay na kapayapaan o yung pagkakaisa. Dahil wala pong ibang gawin nating source, ang Diyos. Ang Diyos nakipag-usap noon sa mga propeta, pero sa pagdating sa bagong tipan, sa pamamagitan na ng kanyang anak, kaya kailangan po tayong magkristyano. Yun ang na-miss sa mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo noon, akala kasi nila na ang authority nandyan pa rin sa kanila. Yung Jewish religion ba? Yung mga Hudyo na hindi tumanggap kay Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus, hindi sila naging Kristiyano, hindi sila nag-Kristiyano, akala nila na ang authority ay nandyan pa sa kanila. Wala na.
Dahil pagdating ng Panginoong Hesukristo, nasa kanya na ang authority. Diba? Yung sa Matthew 7:21, ano pong sinabi diyan? Matthew 7:21, the one having authority and not as the scribes. Alam naman natin, yung mga scribes, marunong po yan. Marunong po sila sa kasulatan, especially yung Old Covenant. Dahil wala pang New Covenant sa kanilang panahon, di ba? Dahil gawa ng mga apostol yung mga nasusulat sa New Covenant o New Testament, di ba? Oh. No, huwag niyong kakalimutan yan. Matthew 7:21, the one having authority and not as the scribes. So, kahit na marunong pa sila sa kasulatan, pero kung kokontrahin nila, kung kokontrahin na nila ang yung tinatawag nating authority, yung may hawak sa otoridad o kapangyarihan, eh hindi po pwede yan kung gusto mo yung kung ano dapat ang totoo. Wala po tayong ibang gawin na magpasako po tayo kung sino ang may authority. So, dapat ginawa ng mga skriban at mga pariseo talagang magta-trust sila kay Jesus. So, isang tabi nila ang kanilang sariling mga interpretasyon sa kung ano ang mga nasusulat. Mahirap kalabanin sa ating panahon ngayon, yan din. Hindi kasi nila alam na kaya binigyan si Pedro ng mga susi ng kaharian dahil siya ang pinagkatiwalaan sa pamumuno sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Dahil namatay ang ating Panginoon, tapos sa plano ay hindi siya magtagal, babalik siya kung saan siya galing. So, mawala ng makita na supremo, mawala ng visible head ang kanyang simbahan dito sa lupa. Eh kaya magpipili siya. Ganun naman ang pamamaraan ng Diyos noon pa. Yung sa Kingdom of David, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, na si David ay naging hari at merong successors, naging successor niya, yung si Hezekiah na may supremo naman o prime minister na si Shebna na isang wicked, pinalitan siya ni Eliakim. Yung sa Isaiah 22:20 hanggang 23. Na yung susi, hawak ni Shebna, ay kunin na sa kanya at ibibigay na kay Eliakim dahil papalitan siya kay Eliakim. Dahil opisina yan, o office yan, mga kaibigan, mga kapatid, o a station. Pag sinabing office o katungkulan, kung mabakante ang katungkulan na yan, kailangan may papalit. Dahil ang kingdom po ng Diyos, especially pagdating ng New Covenant, matibay po ito. Eternal kingdom po ito. Hindi po ito magigiba. So kung mabakanti ang posisyon, ang katungkulan na yan, kailangan may papalit. Saan po natin mababasa yan? Sa aklat ng buhat o ng Acts o aklat ng gawa. I mean, no? Buhat pala, Bisaya, di ba? Sa aklat ng gawa o Acts of the Apostles, chapter 1, verse 20, ano pong sinabi dyan, no? Especially sa King James Version na translation na Biblia. And his bishopric let another take. Yung pagka-obispo daw ni Judas, kailangan may papalit dahil nabakante yon. Dahil nagpakamatay yun si Judas, hindi kasi niya matanggap ang kanyang kamalian. Hindi na siya humihingi ng tawad. Iniisip na niya na ang laking kasalanan na gawa niya. Hindi na niya inisip na kung humingi siya ng tawad, papatawarin siya. Hindi na siya humingi ng tawad, pinangunahan na niya ang Diyos. Na parang helpless na siya, kaya siya nagpapakamatay. Kung sa Bisaya pa, naghikog. No, mga kaibigan at mga kapatid. Oh, nabakante ang kanyang katungkulan bilang obispo. Kaya, anong sabi dyan sa Acts 1 verse 20? Kailangang may papalit sa kanyang katungkulan. No? At namili naman sila kung ano ang pinili nila sa pamamagitan ng RIPA. Di ba?
mga kaibigan, mga kapatid, sino ang napili nila na ipapalit sa katungkulan na hawakan ni Judas na nabakante? Eh di ba yung laman natin si Matias? Ito po ang mga susi ng pagkakaisa. Alamin natin kung sino ang mga otoridad ng Diyos dito sa lupa. Eh noon pa yan. So, yung katungkulan ni Pedro as binigyan ng mga susi ng kaharian, prime minister yan, office. Pero ang problema po natin ngayon, binaliwala natin ngayon dahil yung pinagtuunan lang natin ng pansin ng mga supremo o mga prime minister, iyon lang mga presidente ng sanlibutan, di ba? Yung mga prime ministers ng sanlibutan. Hindi natin binigyan ng pansin yung prime minister ng Diyos dito sa lupa. Una, yung si Saint Peter. Basahin nyo, ulit-ulitin ko ang mga talatang ito. Parang pag-aralan nyo ng mabuti. Dahil, you know, no, mga kaibigan, mga kapatid, kung kilala nyo si Professor Han o Scott Han, na isang dating Presbyterian minister, ito ang isa sa dahilan kung bakit na-convince siya na magkatoliko siya. No, si Professor Han, isang dating Presbyterian minister na ngayon na isang katoliko na since 1986 dahil na-converted siya sa Catholicism 1986. Inopera na sana siya na maging dean sa paaralan ng Protestante pero hindi niya tinanggap dahil sa panahong yon na-feel kasi niya, naramdaman kasi niya na tinawag na siya ng Diyos na magkatoliko. Biro nyo, hindi niya tinanggap ang posisyon sa pagka-dean ng isang paaralang Protestante dahil na-feel na niya, naramdam na niya na tinawag na siya na magkatoliko. At sa simula, dahil tao lang siya, nahirapan siyang tatanggapin ito. Dahil una, mawalan siya ng trabaho. Mawalan siya ng sweldo dahil may sweldo yon. Diba, mga kaibigan, mga kapatid? At saka, yung asawa niya, Protestante din, anak pa ng isang ministro ng Protestante. At hindi pa niya na-convince ang kanyang asawa. So imagine, nag-aaway-away sila nang dahil lang sa pananampalataya. Pero wala siyang na-konsensya siya kung hindi niya susundin ang tawag ng Diyos na magkatoliko siya. So talagang nagkatoliko siya, nag-resign siya bilang isang Protestante at bilang isang minister ng Presbyterian. So nagkatoliko siya. Pero no, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga 4 years pa siguro 'yon o 5 years. Nadala niya ang kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa ngayon nga si Kimberly Han, isang katoliko na din, pero hindi sila, hindi pareho ang taon. Ibig sabihin, yung pagka-convert ni Professor Han, nauuna kaysa kanyang asawa. Dahil hindi niya na-convince ang kanyang asawa agad. Tagal pa silang maraming diskusyon pang ginawa nila. Tsaka na-convince ang kanyang asawa. No? Pero si Professor Han ngayon, no, mga kaibigan at mga kapatid, hindi nagtagal, nakilala siya ng isa sa mga pare doon sa Franciscan University. Ginawa siyang instructor doon at naging professor. So, naging professor sa isang Catholic University. So, Professor Han ngayon sa doon, no? Sa Franciscan University, no? Professor, no? Sa Franciscan University doon, no? Sa Amerika. Kung gusto nyong malaman ang detalye sa istorya, no? Sa buhay ni Professor Han at sa kanyang pamilya na lahat Protestante sila at ngayon Katoliko na. Gusto nyo malaman, puntahan nyo yung
yung atong ating global network sa television, yung Eternal World Television Network. At saka sa internet, no? Kung mag-search kayo, malaman nyo dyan, no? Sa internet. Especially kung puntahan nyo ang EWTN.com, Catholic.com. Hindi ko lang na-memorize yung mga site, no? Kung saan natin mababasa o ma-meet si Professor Han. Even sa Facebook, meron siyang Facebook. Type lang nyo, Scott Han, no? S-C-O-T-T. Han, it's A, it's N, kung hindi ko nakalimutan ang spelling. At saka kung gusto nyo, kung trenan nyo ako sa Facebook, mag-inbox lang kayo, mag-message lang kayo sa inbox ko. At bigyan ko kayo ng link, no? Sa Facebook ni Professor Han. Okay, yung balik tayo. No, so yung mga susi, no? Yung mga susi na binigay ni Kristo kay Pedro, 'yon ang susi sa pagkakaisa. Ibig sabihin, kailangan magrespeto po tayo kung sino ang binigyan niya niyon. Una si Pedro. Na ngayon, wala na si Pedro. Ang tanong, sino ang pumalit sa katungkulan ni Pedro as Prime Minister? Mga kaibigan at mga kapatid, so hindi pa natin sasagutin yan, unahin sa muna natin kung bakit yung Prime Minister o yung binigyan ng mga susi ng kaharian. By the way, no, nabasa na ba ninyo ang Isaias 22:20-23? Dahil yan ang gusto kong i-cross-reference ninyo sa Mateo 16:18-19, no? Dahil sa Mateo 16:18-19, mababasa natin yung pagbigay ni Kristo, yung ipinagkatiwala niya ang mga susi ng kaharian kay Pedro. At i-cross-reference yan, gawin yung reference ang Isaias 22:20-23, dahil ang mga talatang yan ang magbigay sa atin ng kaalaman kung ano ang ibig sabihin sa pagkabinigyan ni Pedro sa mga susi ng kaharian. Ang base po sa Isaias, yung binigyan ng susi tatawaging ama. O ito, sasagutin na natin, unahin natin yun kung bakit tinawag na Santo Papa ang Prime Minister sa ating Panginoong Jesucristo, no? Prime Minister niya, pinagkatiwalaan niya si Pedro. Bakit tinawag nating Santo Papa si Pedro? Hindi man natin mabasa litra por letra ang salitang Santo Papa o ang pagtawag na Santo Papa ni Pedro, pero yan ang ibig sabihin. Santo Papa talaga ang binigyan ng mga susi ng kaharian. Alam nyo kung bakit? Siguro noon, hindi pa natin mababasa yan sa Biblia dahil ang iglesia kasi unti-unti itong nag-develop. Hindi po kasi sasabihin natin na ang iglesia ni Kristo noon ni automatically sa Bisaya pa, lambo na agad. O yung tinatawag na nating developed na agad, isang iglesia na ano yung sa Tagalog, yung lumago na o nag-develop na. Oo, mag-develop siya. Dahil wala naman sigurong religion o iglesia ngayon na walang paglago. Mag-develop. Talagang hindi po natin masasabi na yung development ng isang simbahan, kung ano siya noon, ganon pa rin ngayon. Hindi po ganon. Dahil sa membro pa lang, nag-increase po ito. May merong aanib, dumami ito. At saka yung, for example, yung noon, yung piliin kang maging ministro o yung ordinahan ka, diretso lang, pipiliin ka lang. Diba? Maging obispo ka. Diba? Pero ngayon, hindi na ganyan, no? Dahil proseso na.
Ginawa na natin itong sa pamamagitan ng pag-aaral. O shall we say 4 years, 5 years, 8 years. 'Di ba? Hindi ka maging ministro o pare, no? Kung hindi ka dadaan sa eskwelahan, 'di ba? Pero noon hindi ganyan, no? Pipiliin ka lang, obispo ka na, 'di ba? Kung mainlaban ka, ito, mabuti ito. Gawin nating bispo ito. Piliin ka diretso. Pero ngayon, hindi na ganyan. Kahit na yung mga iglesia ni Kristo, meron silang eskwelahan dyan. Pag-aralan muna bago ka ordinahan na maging ministro. So, sasabihin ba natin na dahil may pagkakaiba na sa pamamalakad, dahil nag-develop na, lumago na, ibig ba sabihin, hindi na ito totoo? Kung ganun tayo mag-iisip, eh wala pong makapasa sa atin. Lahat na mga sekta ngayon, religion, hindi makapasa. Dahil lahat nag-improve, nag-develop. Hindi na natin masabi na ang iglesia noong unang siglo at ngayon, eh talagang exact kung ating tingnan. Like for noon, ang mga apostol, maghahayag ng mga salita ng Diyos, wala pa silang ano, wala pa silang microphone, wala pa silang loudspeaker, wala pang television, wala pang radyo. Eh talagang mahirap sila noon, di ba? Pero ngayon meron na, meron ng TV, meron ng radyo. So pwede na tayo makahayag sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng internet. Ang dami na. Masabi ba natin na hindi na ito totoo ngayon dahil dami ng ginagawa natin ngayon na noon simple lang, wala pa ito. Yung mga kaibigan, kapatid, yung ginamit natin, yung radyo, wala pa ito sa kanila. Sa kanilang panahon, wala pang radyo. Pwede bang sabihin niyo sa akin na Veritas, hindi ka tunay na mangangaral? Dahil, ano, gumamit ka ng radyo. E tingnan mo sa Biblia, wala pang radyo noon. Baka sasabihin ninyo ang ganyan. Di ba? Pwede ko ding sasabihin na, kayong mga saksi ni Jehova, mali din kayo. Dahil noon, mga apostol, wala pang masyadong maraming mga libro. Dahil wala pa silang printing press noon, di ba? Kayong mga saksi ni Jehova, meron kayong printing press. Kaya nakagawa kayo ng maraming mga libro. Ganon ba ang mga apostol noon? Wala pa sila noon ng ganyan. Sasabihin ba nating mali din kayo ng dahil dyan? Na meron kayong mga ginagawa ngayon, noon wala pa. So, bakit sinabi ko ito? Dahil meron kasi akong nakausap na nagsasabi sa akin na Veritas, kung tama ang sinabi mo na si St. Peter, tinawag na Santo Papa si San Pedro, anong talata ng Biblia mababasa na talagang tinawag si Pedro na Santo Papa? Eh, sinabi ko sa kanya, talagang walang mababasa letra por letra. Dahil hindi naman lahat letra por letra ang ating tatanggapin na paniniwala. Kahit na kayong mga iglesia ni Kristo, di ba ganon kayo? Di ba kung tatanggap tayo ng isang turo o aral, isa pamamagitan ng dalawang sistema. Una, yung tinatawag nating accepting a truth by yung tinatawag nating implicit o implicitly stated. Tinanggap natin ang isang paniwala dahil yon ang intindi, yon ang ibig sabihin, yung implicitly stated sa Biblia. Iba din yung tinanggap natin ng isang katotohanan dahil mababasa litra po litra sa Biblia. Yung tinatawag nating explicitly stated sa Biblia. Halimbawa, yung sinasabi nating naniwala tayo na ang Diyos Ama ay Diyos. O litra po litra, explicitly stated sa Biblia na ang Diyos, Diyos. Di ba? Si Yahweh ay Diyos. So, tinanggap natin yan dahil litra po letra mababasa sa Biblia.
Pero merong tatanggapin nating katotohanan na hindi ang letra mababasa, pero tinanggap natin dahil katotohanan ang ibig sabihin. Yung sinabi na natin, for example, bakit naniniwala tayo sa yung pagsabi natin, naniwala ako sa Diyos. Na hindi man mabasa ang salitang Diyos sa original na lingwahe o salita sa Biblia, yung Hebrew at saka yung Greek, hindi mababasa ang God. Dahil sa Hebrew, Elohim. Tapos sa Greek ay Theos, magkaiba no? Sa pagbigkas. Pero naniniwala tayo sa Diyos dahil ang ibig sabihin dyan, ang katumbas sa salitang o pangalan yan, o katawagan na yan, ay Theos sa Grego, Elohim naman sa Hebrew. Diba mga kaibigan, mga kapatid? So hindi natin mababasa sa original na salita, yung Hebrew o Grego ba ang pagtawag natin sa Diyos na Diyos dahil Theos sa Grego at saka Elohim sa Hebrew. Diba? Pero naniniwala tayo dyan, Diyos, dahil yan ang sa Grego na Theos at Elohim sa Hebrew. At saka yung sinabi na nating Trinity, hindi mababasa ang Trinity. Pero implicitly na tama yan dahil ang ibig sabihin sa Santissima Trinidad na ang iisang Diyos na nasa tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. So, tinanggap natin ang katotohanan na si Pedro ay Santo Papa dahil binigyan siya ng mga susi ng kaharian. Implicitly, yun kasi ang ibig sabihin kung binigyan ka ng mga susi sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Anong patunay natin na yan ang ibig sabihin? Okay. Puntahan natin ang Revelation chapter 3 verse 7. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 3 verse 7, sinabi diyan na si Kristo ang may hawak ng susi sa kaharian. O hawak ng Panginoong Jesucristo ang susi. Alam nyo, kung babasahin nyo yan, maalaman ninyo na ang binigyan ng susi tatawaging banal o santo. Basahin nyo, Revelation chapter 3 verse 7, na si Kristo ang may hawak ng susi, tinawag siyang banal o santo. Oh, ngayon, di ba, ang pinagkatiwalaan ni Kristo sa mga susi na hawak niya ay si Simon Pedro? So, ibig sabihin, dahil binigyan o ipinagkatiwala kay Pedro ang mga susi na hawak ng Panginoon, ibig sabihin, si Pedro na ang may hawak sa susi. So, kung ating hindi natin ibaliwala yung Revelation 3:7, dapat nating kilalanin na ang katungkulan ni Pedro ay banal o santo dahil hindi yon katungkulan na galing sa demonyo. Eh, talagang kahit na siguro kayo naniniwala kayo na kahit na hindi yung katungkulan lang, no? Sa pagkatao lang, no? Sa pagka-apostol niya na naging apostol siya, na naging faithful siya, no? Sa huli ng kanyang buhay. So talagang tatawagin natin siya na santo. Pero ang pagkasanto niya, hindi lang doon dahil binigyan siya ng katungkulan, yung mga susi. Na yung binigyan ng susi, itatawaging banal o santo. No, diyan sa Revelation chapter 3 verse 7, si Kristo ang may hawak ng susi. Kinawag na santo o banal dahil banal, holy kasi, no? Yung mga taong nasa Diyos, holy, di ba? Yung katungkulan niya, holy din. So, yung katungkulan niya, kailangan tawagin natin itong banal o santo. Di ba? Santo. O bakit Santo Papa? No? Bakit Santo Papa? Dahil idinugtong natin yung isang ibig sabihin sa binigyan ng susi, no, yung sa Isaiah kapitulo 22, 20 hanggang 23, na yung binigyan o pinagkatiwalaan ng susi ay tatawaging ama. Di ba? Ang ibig sabihin sa papa ay yung father. So, basahin nyo talaga, no? Basahin ninyo yung Isaiah 22, 20 hanggang 23, dahil nasa mga talatang yan, mababasa natin na yung binigyan ng susi ay tatawaging ama o father. Oh, papa, di ba?
So, i-connect natin yung sa Revelation 3:7 at yung sa Isaiah na si Pedro binigyan ng susi. So, ang katungkulan niya ay santo o banal. At saka sa Isaiah, tinawag na Papa o Father. So, kung ating i-connect yan, Santo Papa, kung idugtong natin yan, yung dalawa, di ba? Santo Papa, Holy Father, di ba titulo ng Diyos yan? Titulo ng Diyos yan? Bakit ang titulo ng Diyos ipagamit niya, ititulo natin sa isang prime minister dito sa lupa? Eh, talagang ganyan naman ang Diyos. Kahit na yung mga subheads, yung hindi ka prime minister o minister ka lang, like ni San Pablo, di ba? Minister si San Pablo. Di ba? Di ba? Sabi niya, amar siya sa magandang balita, mababasa yan sa Unang Korinto 4:15. Wala na akong panahon ng mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. No? Kung bakit tinawag na Santo Papa. At siguro alam na ninyo kung ano ang sagot natin yung ginamit nila ang Mateo 23:9 na yung sinabi ng Panginoon na huwag kayong tatawag ng Ama dito sa lupa. Hindi po yun literal. Hindi po yun literal. Kung hindi niyo alam, kung may Facebook kayo, puntahan nyo. Yung mga notes ko, nandun. Hindi yun literal. Ibig sabihin ng Panginoon na bawal ang pagtawag ng Ama sa ating mga ministro o pastor. No? Ang daming bersikulo sa Biblia na mapapatunayan natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Okay no, mga kaibigan, mga kapatid, pasensya na po kayo. Wala na po tayong oras. Subaybayan nyo, no? Ang mga musunod pa natin, susunod pa natin mga palatuntunan. Okay, itong si Veritas, no? Ang servant po ninyo sa palatuntunan, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Tay, tadunan ako ning atong ani sa sentro. Ay, pagamping ana. Nakakaon na ba ka? Okay na, tay. Uy!